Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa mga kagawad at kapitan sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. At yan nga po, dahil po ito na po ang ating pong last segment para po sa araw na ito. Pag-uusapan naman po natin ang ilan po mga updates tungkol po sa ating barangay at sangguni ang kabataan elections. Unang-una na po dyan ang tungkol po sa first reading naman po ng mga pending bills on the 6-year term setting. Ayan po ay nakabinbin pa rin po sa atin pong sa Senado at Kongreso, hindi po ba? At waiting pa rin po tayo sa kung ano po ang magiging desisyon po ng Kamara tungkol po dyan. Kung mapapansin ninyo, last week, di ba, umandar na, first reading po yun. So, committee hearings, and then wala pa tayong nababalitaan na committee report. Mm-hmm. Pero I'm sure siguro yung mga chairman yan, meron na mga committee reports yan. Siguro na ipasa na. Kasi last week is the first week of September. Sabi ko nga, 1 month na lang, before October 1, filing ang COC. So ngayon, nagtitaping tayo, itong linggo, let's just say, itong darating na linggo is September 15. So 2 weeks na lang. So dapat ngayong linggo, naipasa na yung committee report and hopefully dapat next week, period of interpellation of plenary debates. Yan na po yun. Bago nila pagdesisyonan sa third reading ng pagkayo nangyari next week, second reading, hindi naman matatapos yan ng ilang araw lang. Depende sa, sabi ko nga sa inyo, depende yan sa opposition ng bill kung patatagalin nila ang debate. Mm-hmm. Ngayon, let's just say na sang-ayon nga sila dyan. So habang nagdidebate sa House, nagdidebate sa Senate, and then magkakaroon na yan, hopefully sa fourth week ng last week ng September, ng third reading o yung sinasabi natin botohan, photo finish ang mangyayari. Kaya lang, Kags Marie, busy ngayon ang Senado kay Aris Guo, darating pa si Kibuloy at si Tevez. Busy sila ngayon doon. Mainit na mainit ang isyu na tatakluban. Pero of course, tuloy ang trabaho nila. No? Wala pa lang tayong masyadong balita kung umuusad na sa first reading ang mga pending bills on the 6-year setting of terms. Mm-hmm. Pero again, mga kabarangay, paglilinaw lamang po, as of today, 2 election pa lamang po ang ina-announce po ng atin pong COMELEC na tuloy po sa susunod na taon. Yes, which is yung atin pong midterm election and yung BARM. Mm-hmm. As discussed kanina sa ating unang mga segments. Ngayon, Cap, itong election na term setting, may mga umuusad rin po sa loob ng Kongreso na mukhang kulang na po yung time. Kasi after the second, third reading, may bycamp pa. So medyo masikip po yung oras natin ngayon. But definitely mga kabarangay, if they are still willing to push it through, kung magkataon na tapos ng election at another new set of Congress and senators na naman ang uupo, ay pwede ulit itong i-discuss. Since naman kasi December pa ang possible kung matutuloy ang 2025. May time pa rin naman sila, Kags Butch. Mm-hmm. Kaya siguro mas inuuna nila yung priority, which is yung usapin nga about Alice Guo, Kibuloy, and the upcoming Tevez naman po. Saka yung budget. Budget ng Vice President, budget ng President, Office of the President. At yung mga, syempre yung mga departments din po natin, pinag-uusapan yan. Kasi time na rin kasi, Kags, for usapin para naman po sa budgetary for next year. Mm-hmm. Even sa mga barangays, malapit-lapit na rin po yan pag-uusapan kasi I believe may mga cities and municipalities na rin po na nag-distribute na ng kanilang estimated budget for next year para pag-usapan po kung ano naman yung mga programa na ipapasok nila dito. Yung mga iba naglalakad, nagdadasal para lang magkaroon ng eleksyon. Ay, magmawala ng eleksyon. Sige, dasal lang po kayo. Kailangan nyo yan.
sa akin, Kiber. Nakaluhod. Sa pero, akin, Kiber. May election man o wala, ready po ang barangay namin sa kahit anong ano. Oo nga, nakakatuwa naman yung nagko-comment na may election. Hindi, direct. Ano kami, handa, handa. Nakakatuwa yung mga ganong klaseng. Wala ka sa loob niya, huwag kayong matakot. Election lang yan. Kung may ginawa kayo, kung wala kayong ginawa, magdasal na kayong walang election. Pero i-analyze natin yung binanggit ni Kagawad Marino. Na kung hindi umabot, kasi marami rin nagtatanong sa ating mga comments tsaka sa ating mga messages, na paano ngayon kung hindi umabot? So, ako, ang thinking ko dyan, yes, tama si Kagawad Marie, may ang eleksyon ng mga bagong senador tsaka congressman. By June, mag-uutil sila. Pero hindi natin alam kung sino yung mga uupo. Eh. Hindi. Let's just say, majority ng mga nakuupo ngayon ay uupo. Ulit. So, just say na. Okay. Sorry. Hindi, baka may isang makalusot. No? Kaibigan natin. Let's just say na June, July, baka mapag-usapan muli. Pero by that time, pulgang-pulga na tayo sa usapang six-year setting. Mm-hmm. Hindi natin alam kung sino ang Senate President. Tsaka hindi lang yun. Kung mapapasok ba yan sa top priority measure, yes. And then mapapagod na tayo. Isosuo na pa si Presidente. Isosuo na ang Presidente. I'm so, sure marami tayong marireceive ngayon ng mga comments, Kags, na ginagamit na naman tayo for political stand na naman to para lang makuha ang simpatya ng barangay, ang support ng barangay. Yun ang sinasabi namin sa inyo noon pa na, well, ayoko na magsalita tungkol dyan. Basta let's just wait and see itong last 2 weeks. Kasi ayaw naman natin pangunahan. Pero kaya wala muna tayong fearless forecast. Well, ang fearless forecast naman natin, ganagawan talaga ng paraan. Ako meron fearless forecast. Yung mga tatakbo, nalaman na postpone daw, tumigil. Tumigil mag-servisyo o maglabas ng pera. Tumigil. Tapos yun naman mga, yung mga nakaupo naman, tuwan-tuwa, tumigil din. Postpone. Yes. Yun kasi ang realidad. Sinasabi nila eh. Hindi ko sinasabi yun. Sinasabi na, postpone daw. Karamihan talaga, yun yung na-observe. At nababasa rin natin yan sa mga comments natin na pagdating lang ng eleksyon, saka masipag. Alam, magaling. Pero actually, kung madagdag ko lamang po sa sinasabi po ninyo, Kags at Kap, this presents an unique opportunity po para sa ating mga kabarangay na talagang maging observant at magkaroon po ng discretion sa kanilang mga desisyon dahil makikita po nila kung paano kumikilos ang ating po mga opisyal sa mga ganitong sa mga ganitong panahon. At magiging, let's take note of that, mga kabarangay, sa susunod na eleksyon, dahil we have to be smarter po sa atin po mga choices kung sino po iluluklok natin sa kanilang mga posisyon. At yun nga po, gaya po ng sinabi ko, ito po mga ganitong sitwasyon na may kaguluhan po sa kung matutuloy o hindi ang atin pong eleksyon, dyan po natin makikita ang karakter po ng mga kandidato po natin sa susunod na eleksyon. Kaya actually maganda talaga yung nangyayari ngayon kasi nobody knows kung matutuloy ba or hindi matutuloy. Kaya ang sinasabi natin lagi tayong maging handa in which gampanan po natin yung trabaho natin para hindi tayo natatakot kung merong eleksyon or walang eleksyon. Palaging ang last minute yan eh. Tsaka, alam mo, kung di mo naman masabi kung kasalanan talaga ng senador na yun o hindi, o ng congressman na yun, sapagkat beholden sila sa galaw din ng ibang senador at ibang congressista eh. Paano kung ayaw naman din talaga ng mayorya? Or gusto na wala ng oras kasi kung mag-file, tuwing election nga lang naman nagpa-file. Hindi ko ba? Pero meron kasi ako nabasang comment na pinupush daw natin itong six-year term. Yung atin daw page, yung atin daw. Hindi ho. Ayaw? Kami ho eh kung kilala ninyo ako, alam nyo kung anong stand ko. Balikan nyo yung mga dati-dati. Marami na nakakaalam kung ano stand ko dyan. Panoorin nyo po ulit. Yan, panoorin nyo. Malalaman ninyo. Iba rin ang stand ni Cap, iba't iba ho kami ng stand din eh. Kaya lang napapag-usapan sapagkat mainit na mainit po sa atin yung let's just say cancellation na talaga ng eleksyon or matutuloy ang eleksyon. Kasi tama si Kagawad Marie. Yung iba hindi na nagtatrabaho. Akala 6 years na eh. Yung iba nagkatamaran na. Yung iba naman,
pag malapit at saka pala nagsisipag, makikita niyo yung integridad. Kaya maganda rin pag-usapan, nakikita niyo yung kilos ng mga takaupo o mga tatakbo. Kaya, well, wala naman tayo magawa kundi wait and see sa last 2 weeks na are. Palagay ko bago matapos itong linggo, baka may mabalitaan tayo. Of course, nandyan yung FB page namin. Hindi lang yun, Kags, dagdag ko pala. Mm. Lahat ng mga barangay officials ngayon, inaabangan kung ano ang magiging resulta ng kanilang darating na convention or congress somewhere in Visayas para pag-usapan yung, definitely magiging usapin yan, Kap, dun sa darating na congress na pag-uusapan yung regarding sa term fixing or term setting ng mga barangays. I believe that September 22. Totoo. Lahat. Ano, sa akin, Kags Butch, Kags Marie, SK May, yung nangyayari sa taas sa mga congressman, senador, wala na ako dyan eh, kung ano naisip nila. Sa akin, yung mga, lalo na sa mga tao, constituents na nanonood dito sa barangay tayo, kapag talagang gusto nilang maupo, at wala akong position ngayon, kunyari, gusto kong maupo, regardless kung extended o hindi, papakita tuloy ko na ang kilos ko. Kapag ako naman ay nakaupo ngayon, katulad ko, ngayon, nakaupo po ako, hindi ho ako nagbabago ng kilos ko simula nung nangyari yung election ng 2023 o kaya 2023 hanggang ngayon. Kung ano yung kilos ko, na election mode lagi ako, servisyo lagi, ganun pa rin. Biktima po ako ng extension. So, biro niyo yun, ilang beses na extend, 2013, gusto ko na kong kumandidato, hindi ho ako tumigil. Pinakita ko sa kanila, magastos. Totoo yan. Pero ano yung gastos, yung servisyo talagang gusto nyo? Ayun, ang panoodin nyo, yung mga barangay, na gusto, mga tao na gusto maupo sa barangay ngayon, at yung mga nakaupo na barangay ano ngayon, mga barangay incumbent officials. Maging observant tayo. Observant kayo. At panoodin nyo kung karapat-dapat ba silang makatikim pa ng panibago yung boto o makatikim ng boto nyo. Okay. Dalawa lang yan. At hindi lang yun, Kags. Kung ang BSKE mainit na pinag-uusapan, mas mainit na usapin ngayon ang national and local elections. Mm-hmm. Correct. Ayan po. Siguro po, dagdag ko lang po dun sa naging, yung nagkomento nga po sa atin pong page tungkol po dito po sa ating mga updates. I'm sure meron po tayo mga kabarangay, meron po tayo mga tagapanood na medyo purgang-purga na po sa mga update tungkol po sa eleksyon, sa BSKE, sa term setting. And we understand that, mga kabarangay, dahil tuloy-tuloy nga naman po every week meron po tayong bagong updates. Pero mga kabarangay, information is a powerful tool. Kung ano po yung gagawin po ninyo sa impormasyon na pinapamahagi po natin dito sa ating programa, that is what will make or break po yung mga lugar po ninyo, yung mga barangay po ninyo, at yung mangyayari po sa future. Ay, kaganda naman eh. Talagang napaganda ang sinabi ni SK May. Pero para hindi rin kayo magsawa, kaya nga uulitin natin, meron tayong guest congressman na nasa gitna ng usapan na yan next week. Para maitanong natin sa kanya, third week na next week, bisita natin yan, matanong nga natin ng diretso kung ano ba talaga ang mangyayari, ano ang i-expect natin. Kasi pagka lumampas yan, Kags Marie, para sa akin, at pag-uusapan na naman sa June of 2025, talaga nakakarindi na. Pero nandito pa rin tayo para ibigay sa inyo yung mga analysis sa amin. Ngayon lang linggo na to, medyo wala pa talaga lumalabas na balita para po doon sa mga nagko-comment, humihingi ng mga messages sa atin. Kags, which pwede ko sumingit? Kasi yes, ano nga, meron akong off-topic to eh, dun sa ano. Naalala ko lang bigla pero napaka-importante. May isang bata na nabarel sa loob ng barangay hall. I don't know kung saan mismong lugar pero pwede nating ano. Nabaril yung bata, 16 years old, kasi allegedly yung bata daw ay mayroon daw kinuha na hindi ko kanyang pag-aari. Nakakulong na naman yung nakabaril. Pero mga nakaupong mga kapitan, saka kagawad, EXO, mga tanod, pwede po ba pangalagaan nyo po yung sagrado po ang barangay hall natin? Sagrado po yan.
hindi ho dapat na papasok yan ng kahit ano, at hindi ho dapat nagkakagulo sa loob ng barangay hall, kasi institusyon po ang nirerespeto, hindi po yung personal. Kung may galit kayo doon sa tao, sa barangay captain o sa ano, ang respetuhin po natin yung lugar o yung posisyon ng tao. Okay? So, baka pwede po lagi tayong maging mapagmatsyag, maging alerto, lalong-lalo na doon sa mga nagkakagulo doon sa loob ng barangay hall pag mayroon kayong minimidate. Kailangan wala akong kahit anong mga weapons or deadly weapons. Naisingit ko lang kasi... Sino hong nakabaril? Ang nakabaril, isang nakainom eh. Pero hindi siya barangay official? Hindi siya barangay official. Kasi ano siya, inaakusahan niya yung bata. Nabaril niya. Coming over, nabasa ko lang sa ano, sa news. Yun po. Anyway, sorry. Importante po kasi yun. Baka malimutan ko eh. Importante po yun. Siguro next week, si Kags Butch po yung mag-expound. Mag-elaborate tungkol dito. Speaking of, di ba last week na napag-usapan natin, 2 weeks ago, napag-usapan natin yung nagdadala ng baril. Oo, yan. Tinatanong tayo ni Kagawad kung pwede daw siya mag... Yan yung mga rason kung bakit wala dapat baril sa barangay. Number one yan. Tama. Number two, hindi kasama sa trabaho niyan. Kahit si Kap. Not unless na meron kayong, again, legal to, permit to carry. Dahil sa tingin ninyo, pero kahit na meron kayong permit to carry, hindi nasa bag niyo, hindi yan ginagamit sa trabaho. Or manguhuli kayo. Hindi, babayaan niyo sinatanod ang manguhuli. At sinatanod, walang baril. Yan lang. Wala akong dapat gumagamit ng S. Especially kung nagkainuman pa. Diyan lumalabas yung mga siga-siga. So, ayun. Expound na lang po ni Kags Butch. At si Kags Butch po magaling dyan sa ganyan. Na yep. Ano ko lang. Yep po, maraming salamat po sa mga paalala po ninyo, Kap at Kags. At mga kabarangay, maraming salamat po sa inyo pong pagtutok sa isa na namang araw po ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Sana po ay marami po kayo napulot na aral po muli sa atin pong episode ngayong araw na ito. At magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Dito lang. Barangay Tayo. Kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Ikaw at ako. Sa barangay tayo. Wow. Sa barangay tayo. Ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay.